Oh, parang na, malaonic to. Oh, malaonic. Kaya nagulat nga ako. Kasi siguro yung execration, alam naman natin, syempre, nanonood rin talaga yan dito sa Just ML. Alam ko, comfort pick ni Kaden sa itong Jawhead. Eh. Ito, priority ban nga ng execration. Ayun nga pala. Oo, yung si Jawhead ka. Si Pegasus Knights nga pala yung nag-Eudora-Jawhead combo. Oo, yung Eudora-Jawhead. Oh, pagkabato, stun, tas kidlat, burst. Parang ganun yung nangyayari sa kanila. Mm-hmm. Pero for this one, binan nila si 1-1. Okay. Goods nga naman si 1-1 kasi yun yung usual na ginagamit on the sideline. Hindi more on Claude. But anyway, for execution, they banned out this YSS kasi wala pa mid laner. Sa mga option na lang dito ay yan si Claude. Pwede sila mag-Hayabusa, Lance. Wala na si Ling. Actually, si Ling ang taas ng percentage ngayon na manalo pagka napik. Eh lang, ngayon sa Pegasus Knights naman, habang tinitignan ko yung dalawang, ano, panood kasi natin sa Onyx page to, Chantel eh. Grabe, yung kaya nila mag-in-out, yung Natalia with the Vision, tapos yung, syempre, alam naman natin, ang daming, yung dash na pwedeng pakawalan netong Benedetta, tapos parehas may execute. Yung threat na level 1 pa lang, na meron ka agad ma-first blood, nandoon sa kanila. Yes. Tsaka dito, Daddy, parang for execution, medyo kulang pa sila sa crowd control kung meron silang Benedetta. Nakatapat. Ayun, ang pinaka-crowd control lang nila dito yung ulti ni Sylvana. Ni Sylvana. Aside from that, medyo mahirap i-ano kasi pag tinry siya i-dive ni Matilda, baka maging a turnaround kill pa for the Benedetta. Pero tingnan natin, it's going to be the Alice. Nice sustain damage actually para dito sa Pegasus Knights. Question here for execution is kung kukuha ba nila si Cho kasi open pa si Cho, but it's going to be the Khalid. So, tatapatan nila with pangalito, sustain. Pwede, mas okay si Khalid instead of the Cho kasi mahirap i-diin if ever. Kasi merong instances, sa laban kahapon, nung kami ni Pax yung nag-cast, yung Cho, ang lagi niya nasisipa, si Alice. Mm-hmm. So, nadi-diin, na-ulti, na-blood odan lang ni Alice yung mga kalaban. So, nagiging turnaround setup play para sa kanilang. Anyways, execution is going to be the Thumbs para sa kanilang lineup ngayon together with the Roger. Uy, na-miss ko si Roger. Parang Car Roger. Si Car Roger, matagal natin hindi nakita si Car Roger, mga besiwap. Ayan. So, shout out nga pala kay Patrick Hart tsaka sa mga nagpapashoutout din sa TikTok. Nakalimutan ko yung pangalan nyo. Screenshot ko kanina pero nakalimutan. Malay nyo guys, magkaroon tayo ng Just ML TikTok. Abangan nyo kung magkakaroon tayo na. Doon natin makikita, first time ever, na magpaparampampam ay pajama party si Taguro, si Direk Pope, at saka si Daddy. Ako na po magpe-petition at ako na rin ang gagawa ng TikTok account at silang tatlo po ang una nating i-content. Wala kayong choice. Tawa na lang sila. Tawa na lang si Daddy. Bilang lagi nyo naman pinapanood, ba't hindi nyo gawin? O, di ba? Oo, naku, si Taguro. Si Taguro ang madalas manood niya. Hindi ko nanonood. At saka yung isa pang pinapanood niya yung pam 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 pam. Ano yun? Ano yun? Nagpapainit ng tubig. Kung paano na magpainit ng tubig. Paano magpainit ng tubig. Ayan, so ready na ang ating mga teams. Again, we would like to inform everyone na meron tayong giveaway every other series or every after the series. So sa mga YouTube subscribers and viewers natin ngayon, ay i-comment nyo yung IGN together with your ID number. At para naman sa ating Facebook Live viewers, i-comment nyo na yung skin na gusto nyo mapanalunan. Magkakalimutan ang exclamation notify at i-like and follow ang ating page. Yan. Sabi na ni Ate Shanti, pero yun lang ha. Sumali kayo dyan lahat. Sayang ang ating giveaway. Yes. Pero ito na, mainit. Execration versus Pegasus Knights. Feeling ko, feeling ko game 3 to eh. Magaling rin kasi yung Pegasus Knights. Oo, ginagulat ako ng Pegasus Knights. Hindi, basta-basta. Sabi nga nila, ang mahirap kalabanin, ang mahirap kalabanin, Daddy, ay yung hindi mo kilala na team. Ayun. Kasi wala kang idea kung paano mo kukontrain. Pero ito na tayo sa ating game number 1, Execution versus Pegasus Knights. Sa ating red side, yun ang Pegasus Knights. LPZ ang gagamit ng Talia. We have V6 on that Benedetta. Cadenza ang gagamit ng Johnson. Nona de Dallas and Noxious ang gagamit ng Freya. Habang sa side ng Execration Sapnu, using the Thumbs, Pakbet na may 3. Using the YZ, Yuzong, Pakbet na may Tuldok. Using the Sylvana, Pakbet na may 4. Sa kanyang Matilda Sapnu na meron Tuldok. Using the Roger. Oo. Feeling ko yung Pakbet na may 3 si Yossi Boy dati. Tapos si Pakbet na may 4, siya si Fatboy. Ayan na. Oo, pero hold that thought.
as early as wala pa isang minuto na ako na agad ng first blood yung execution, pero hindi naman papahuli itong side ng Pegasus Knights. Kabla agad yung ating scoreline, no? Ano, early to ay fast to ano to back up si pare Natalia natin or LPC, execute nga lang naman din talaga. Malaki kasi talaga yung damage na execute early game, kaya ang hirap din pag Benedetta ang iyong kalay. Grabe, no? Talagang ganado mag-ML itong dalawang team. Talagang bakbakan kagad, mga kaibigan, here in the orange buff of the blue side. Mga kaibigan, sino bang makakasecure yung nakalayo ng bahagya? Si Sapno. Oo, si Pakbet na by 4. Kumukulong yata yung pagkakatimple niya sa kanya dito. Mainit agad. Pero mainit kagad. Talagang bakbakan yung laban dito. Pero si execute pinakawalan ni Basic. Pero hindi masisecure yung kill. Somehow nakawalan layo pa yung Benedetta, so what stamps nga rito, pero sinusundan siya ni Matilda. Pero good thing nandun yung zone out ni Cadenza ron, mga kaibigan. Pero hato comment Cadenza actually, kasi talagang kung gaano kalaking hero na gamit niya, ganun kagrabe din yung impact, yung impact niya. Parang teka lang, may makulat dito. Ano, Olympus has fallen. Olympus has fallen. Back out muna. Olympus has fallen talaga. Anyways, guys, 2-1 at score 2 minutes into our game. Time to the objective is now up. For Pegasus Knights, comment natin dito ang bilis ng nagiging backup nila against Execration. For Execration naman, maganda yung performance ni Matilda ni Pakbet with a 4. Pakbet with the 4. Pero ito nga lang, mali yata ang pace check ni B6. Naku, delegado yata siya rito. Nako po, yun lang, 3-1 kagad yung side ng Execration. Habang yung tatlo sa mga tropahan sa side ng Exe, makukuha yung objective. Oh, yung turtle nga roon. Grabe nga si Jomi Abalos. Parang mali yung pagsilip niya. Oo, tsaka si, eto, sa mali din yata yung pagko-comment ni Jomi Abalos. Tatlo yung backbet na naglalaro dito, pero nakapag-comment pa. Idol daw siya. Ayan. Kulo na po yan, mga kaibigan, kung sino ba talaga ang naglalaro. Pero ito na, naku po, against you. Naku po, tingnan natin kung meron nga bang Execration dito na mako-corner. Pero yun lang, here comes Yusong. Babackup nga siya rito habang si Donut. Yun lang, makakalayo, makakapag-backup. Pero hindi pa pala tapos yung teamfight. Ayaw magpapigil itong dalawang team. Talagang bakbakan kagad. Nakita naman natin yung side ng Pegasus Knights. Hindi sila papahuli sa side ng Execration. Pero Pakbet na may gamit ng Matilda. Ang sakit talaga ng poke. Yung nuke damage sa pwede nga pawalan. Pero kahit meron Tore, hindi nga nila bibigyan ng respeto rito. That's a double kill for that Matilda. 5-1 yung ating scoreline. Pwede pa nga silang umagaw rito ng orange buff. Mainit si Pakbet with a 4 dito. Sabi niya, ang daming Pakbet. Di pwede. Dapat ako lang may gamit ng 5 Pakbet na pangalan. And for B6, medyo tamang panginis yun. Kasi nagti-TP out na siya, pero tinamaan pa rin siya ng wisp dito ni Matilda. So nadamay pa siya. Although hindi naman siya napatay, pero there is a delay on that one. Pero sa top lane natin, ang kunat na B6. Pero ito na nga lang, si B6 dumay. Pero yung long, nasundan pa rin siya ng dalawa, Tams. And that Roger, grabe ang sakit ng damba ng dalawa na yun, mga kaibigan. Pero still, okay. Team fight din sa bottom lane. Tingnan nga natin ano. Ay hindi, mamaya na, wala pa masyadong item yan. More on jungle item pa lang yan. Anyways, nga pala, shoutout sa ating 20.5k viewers sa ating Facebook and 4.7k sa ating YouTube. Maraming salamat sa inyo lahat. Pero si Donut, meron na nga siyang Clock of Destiny dito. Meron na siyang hawak na lollipop. Pero atin natin, mga kaibigan, si Noxious kukuha lang ng Serpent Buff rito. Pero ayaw talagang pagpahingahin ng Execration to ano, Pegasus Knights eh. Tsaka daddy, kasi kahapon daw sila yung nagcast. Ayaw ka din nila pagpahingan ng play-by-play. Kailangan dire-diretso ka lang daw magsasalita. Pero grabe, kikita mo si Chaklo kahapon mag-play by-play, di ba? Wait lang, anong mic yung ginamit niya? Alam mo, eto, pero wait a minute, meron nga lang clash dito. So, may tawling. Si Silvana watay. Si Pakben nakakuha man ng kill. V6 will fall. Dalawa yung nakuha ng Execration dun sa may top lane. Sabay kukuha pa sila ng objective rito. Grabe. Pero speaking of Chaklo lang, si Chang-E. Nag-pandemic lang. Yung dating magic sarap, naging asin na. Naging asin na. Natuyot na wala ng tamis. Kung ano, nag-alat. Pero then, seryoso daddy, anong mic yung ginamit? Yan. Ito, baklaman talaga. Chaktel na talaga to. Ano na, mga kaibigan, si Donut, grabe pa rin yung sustain dito. Parang ito yung first time ko na nakitang nag-drive yata yung Johnson. Hindi pa natin siya masyado nakikita na nakakabangga actually. Kaya malakas na impact ba? Kasi pag nabangga ka, kitang-kita sa team fight or malaking impact in terms of team fight. But anyways, napakabilis na rotation for Execution. This is 9-2. For Pegasus Knights, hindi pa natin sila nakikita na nakakapag-regroup. Parang nangyayari is nagre-react lang sila sa ginagawa dito ng Execration. Rather, dapat
kinokontra nila. Oo, wala. Eh, talagang yung tempo ng laro, Chantel, naka-ano dito sa execration, mga kaibigan eh. Erada na naman. Mukhang piling ko si Kapitan Etomax tong Matilda lang natin. Napakasakit ng laro nung Matilda. Grabe naman yung Natalia. Yung Natalia ba yung namatay? Oo, oh, nakakalakas yata, Daddy. Yung pakbit na pangalan. Pero sa kadensa, ayun, napaka. Pero grabe, meron silang dive in. Hindi sa tier 1, mga kaibigan. Pero still, under the tier 2. Pero Donut will sustain with the blood on. Pero hindi sapat. Sapat yung damage rito ng execration. Dala pa ako, nagigiran siya ng 4. B6 kailangan tumakbo. Susundan pa nga yun dito si Sapno. Pero hindi ka aabot diya. Huli ka nga rito ni Pakbit. Wisey, pero wala nang damage. Wala masyadong damage. Saka, wala rin ultimation. Oo, tsaka Daddy, nakita mo yun, binangga talaga nila yung nagdadrive. Sabi ng Johnson, out na ako. Sibat na ako, yung ako na sumat. Pinapashot kasi na exit shot. Sibat na muna ako, men. Alis na ako. Pero nung nakita ang sasakyan na sa sasakyan, pinigilan yung sasakyan. Ayun, namatay. Eh, no? Kinuha. Kinuha ng liwanag, mga kaibigan, Johnson. And I have to comment, actually, this execution, very aggressive yung pinapakita aggressive. Rin dito. Iba-ibang speaking of aggressiveness. Speaking of aggression nga rito, yun nga lang, nag-lock in nga ng ultimate case skill nga rito yung Silvana, pero yung Yusong, grabe, grieving the damage, pero napalalim yata inside ng execution. Naku po, delikado, nga yata sila dito, si Matilda namatay na nga rin, dalawa yung na-out sa side ng exit, pero naman silang gante. Yun lang si Freya naman, yung pick up dun sa kabila, pero talagang malalim yung dive in rito ng execution, napalalim. Oo, napasobra. Tatlo naging casualty. Yes, tingnan natin yan. Grabe naman si Direk Popeye. Mainit din. Sasabihin ko palang item check. Alam na agad ang gusto ko ipagawa. For this one, top farmer natin is going to be the Tams with 5.7k gold. Road to... Pwede siya mag-demon hunters. Hindi nga eh. Bakit may attack speed siyang item dito? Wait, iisipin natin yan. But anyways, for that one, pwede siyang mag-defensive item at antikiras, if ever, para dito sa Natalia and even for the Benedetta. Ito na yung drive. Iyan na, inabot na ng stun. Pero tin natin kung makapitalize nga nila. Eh, B6 and Cadenza nga rito. Pero still, ang bilis ng backup dito sa side ng execration habang yung Thumbs nag-pop ng kadyang Cotter and Inferno. Pero kita mo naman yung Matilda doon sa may right side. Yun lang, good thing dito kay Cadenza. There's a backup coming from that Benedetta at saka yung Natalia. Ayun lang, no? Parang... pag nag-overcommit yata yung side ng X8. Oo. Ayun, Demon Hunter Sword nga yung binil dito ng Tam. So, para mabilis yung magiging attack speed niya dito. And yes, Tami, sinasabi mo dito, Daddy, na for execution, yes, the aggressiveness is there. Mm-hmm. Thank you so much, Direk Popeye. Meron po tayo steady gold option now sa Shopee. And again, available na po yan. Going back sa ating thought. Parang, since makatina dito yung execution, hindi na sila masyadong kumukuha ng objective. Para nasa sobrahan yung team fight kasi hindi, balagbaga na to. Oo, yun lang eh. Napapasarap nga. Siyempre, alam naman natin mga kaibigan, exit shot yan eh. Pero still, yung kalamangan nasa kanila pa rin. Pero mahirap magkamali eh. Magbe-benefit siyempre yung kabilang team. Ganun yung mangyayari. Ayan na, pero ito na nga, team fight. Grabe, nagkasalubong, nagkadigid-digid. Pero kita naman natin, tumatakbo yung side ng execution. Pero puro duguan, puro bawasan. Ayun na nga si Benedetta. Grabe, dancing around to hero. Pero still si Pakbet, yung Silvana, nakapag-sustain pa rin mga sir. Pero si Elpiso, alam naman natin, yung dami siya pwede pakawalan ng Natalia to pick up yung mga duguan, mga kaibigan. Kaya niyang patayin isa-isa. Pero killing spirit rito, yung... Si Alice. Noxious. Si Donut. Si Donut. Pero nakakalito kasi inside ng execration na pare-parehas yung pangalan. Ako din eh. Pero 2-2 yung palitan. Pero comment natin dito for Pegasus Knights. Meron kasi sa yung sustain, which is Donut. Nakita mo natin siya nakakakuha ng kills. Pero for execution, na parang na perfect nila yung guiding spirit. Kasi ang daming takas using the guiding spirit. Yung parang biglang may dash papunta sa Matilda. Kanina kasi mamamatay na si Pakbet na Silvana. Ayan, execration na. Nauutal kami dahil sa pangalan nyo. Puro kasi Pakbet. Tatlong Pakbet, dalawang Zapno. Grabe naman talaga. Pero for now, guys, that is the BOD. So medyo nakakahabol dito. We have Alice already on the winter truncheon. So, ay, favorite ni Chuck nung item yan. Oh, winter truncheon talaga. Gusto niya yung bigla siyang... Suppressed. Yung pag nahuli ka, bigla ka nalang malinigas. Di ako makakamin. Dead joke lang. Ayun na, 60 na natin score. Almost 10 minutes into our game time. Again, shoutout meron tayong giveaway every after the series share na stream sa YouTube. Comment kayo dyan. Pero hold that thought, Chantel. Yun lang, may nasa gasaan doon. Meron di maganda yung positioning rito sa side ng Pegasus Knights. Nakapag-suppress si Donut doon pero still mamamatay. May damage sa pwede talaga pakawalan yung execration. Dahil yung mayan, nakupo ka din sa kailangan niyang tumakbo. Grabe naman yung galawan doon ng execration 5. Isang tagay sa tagumpay mga kaibigan. Pero ito na nga, magpupush na sila sa may right side. Diretso sa turret.
ganun lang kadali nilang hangat-ngatin. Pero syempre, alam ng execution na lamang in terms of number nga sila dito. Pero they're fighting inside the base. Burado nga agad yung dalawa. Instantly, just like that. Pero buti nakapag-dash out dito yung Benedetta sa side ng Pegasus Knights. Pero tinan natin, Chandel, kung kaya bang i-capitalize ito ng execution. Parang pwede diretso. Pero nandito si Freya. Versus two team fight. Nakashow pa yung minion kaya wave. Kaya nila tutapo. Ay, hindi, may alis, daddy. Madedepensa ito ng Pegasus Knights. Pero, natin. Pero sira, lahat ng inhibitor turret dito ng Pegasus Knights with the brute force press plate for V6 plus the fleeting time para kay Cadenza. Ito na, diretso lang pagdadrive, 3 segundo bago dito mabuhay ang Johnson. Tanong, pipilitin ba nilang drive-an? Yung, ayan na, magdadrive na. May, naiwan ba? May sakay ba? Walang sakay, naiwan yung sakay. Tingnan natin kung ito na lang ayan, hinarangan. Kaso, not madyo to eh. Ana? Not madyo, makunat. Oo, not madyo. Makakamaya. May halo ka pa na naman ako sa masasabihin mo. Ito na ang ating Lord. Unang Lord on this game na secure na execution for Pegasus Knights. Ang pinakamagandang comeback potential nila dito is kapag ka makabawi si Donut, pag tumagal na yung game kasi natin, merong stock si Alice, di ba? Kaya niyang i-sustain. Tapos si Noxious yung magiging melee damager nila. So yung, yun yung magiging pinakapagkukuhanan ng damage si Noxious and even Donut sa ating laro. So, ang ano lang dito, gano'ng katagal kayang i-sustain ng Pegasus Knights yung Lord ng Execration? Kailangan super bilis lang yan or else meron kasing Roger si Execration na pwede mag-tower lock. Oh, speaking of, ito na nga, Execration, lahat ng minion wave nakashow, delikado rito inside ng Pegasus Knights. Nako, dalawa na yun na maalam. Pero let's see, buti nakagante, patay doon yung Thomas. Pero Donut pumapagit na with a sustain. Coming from the blood on. Pero talaga, ang sakit na ng damage nung isang Roger. Triple kill for him. And that's game number one. Congratulations, Execration. Okay, what a game by Execution at game number one. So, MVP for that game is the Thams na Zapno ang pangalan. Malito. Zapno na Thams, guys. So, 6-1-11 for that Thams performance. Demon Hunter Sword, si Halbert. Hindi na nga siya masyadong nag-ano. Kahit hindi na siya nag-Queen Swings, nag-antikiras na lang siya dito sa ating laro. Ganda eh. For Pegasus Knights though, medyo hindi natin nakita. Gaya na may side comment ka kanina na parang first time on the game na makita mo mag-drive si Johnson. Oo, yun na. Na-earlyhan eh. Sobrang ganda kasi nung rotation dito ng Execration. Kita mo naman yung rotation ng Matilda. Although, nag-rotate siya nung una, na-pick up siya nung Natalia, pero still nagtuloy-tuloy yung side ng aggression. Ang pinakamaganda doon, nag-benefit yung Thams, pati yung Yuzong. Oo. Kumbaga si Pegasus Knights dito napag-iwanan talaga in terms of rotation. Sobrang bilis and that sobrang early. Sobrang bilis? Kakagulat? Oo. Si Pakbet na Matilda. Siya talaga yung nag-set ng facing dito. Kasi first blood din sa kanya napunta. Tapos naka-double kill pa siya. Na-delay niya pa si V6 kung matatandaan niyo yung sa may top lane turret. But anyways, that is just game number one. Gaya na sinabi natin, kalimutan lahat ng nangyari sa game number one dahil uusbong tayo at papatuloy tayo for game number two. Again, guys, paalala namin, meron po tayong Steady Gold merch available na on Shopee at sa mga nanonood both on YouTube at Facebook live viewers natin. Meron po tayong giveaway para sa inyo every after the series. So, sa mga YouTube, comment nyo po ang inyong IGN together with your ID number para naman sa Facebook live viewers. Exclamation notify pati yung skin na gusto nyo mapanalunan. So, game number one natin yan, mga kaibigan. Pasalamatan muna natin mga sponsors, Daddy A. Again, maraming salamat sa Chermobile at Koda Shop. Pero, special shoutout muna sa The Armory. Meron silang bagong merch. Check nyo na, Steady Gold Teb. Meron yan sa Facebook, meron si The Armory. Iyan. Ay, sa Shopee pala. Sa Shopee. Ayan, guys, kami naging shoutcasters nyo for that game. Number one, ako sa ating yung Chantel. And I'm Daddy A. Magsha-short break lang kami ni Madam Shanti. We'll be right back. I stand with you.